Kasi sobrang lungkot niya ngayon. Aalis yata si Eloy pagkatapos ng hearing. Kaya naisip ko, baka pwedeng i-delay muna natin yung dinner. Margie, ikaw ang bahala. Kahit anong gusto mo. Laga. Ay, sandali! Huwag mo mayama. Kailangan ko na mauna, Margie. Meron akong emergency. Ano ba? Basta, Margie, ah. Huwag kang magpapakapagod. Sus, grabe. Ito din, Kap. Huwag kang... Tapagutom. Basta, text mo naman ako. Grabe to. Oo naman, te-text kita. Mag-text ka rin pag wala kang ginagawa. Oo. Tsaka, iingat ka sa trabaho. Kasi it's dangerous, your job. Ikaw din, iingat ka. Kasi mo? Ay, ito ka. Ha? Sandali mo. Ingat! Elorde Borja has been accused of the crime of theft with the penalty of probation for 6 years. So ordered, signed, Francisco Alcantara, presiding judge. Tony, maraming salamat. Editing po na. Bugas po siya. Salamat po, maraming salamat. Ay, po. Maraming salamat, maraming salamat. Galvez, andiyan si Kap. Ay. Galvez, verified ba itong sinend sa akin ni Nicolas? Yes po, Kap. Nandito po lahat. Kakilala po kasi ni Nicolas yung isa sa mga sarhento doon. Siya na po mismo nagtimbre kay Nicolas. Baka nasa hearing pa sila. Yes po. Balitaan niyo ako kung may update si Nicolas, ha? Makabuli ko si Eloy. Baka mabuta ko pa. Yes po, Kap. So I guess this is goodbye? For now? Yes, Attorney. Babalik po ako. Aasahan ko yan. In case you're interested na i-appeal yung opportunity na maging abogado ka, you know where to find me, Mr. Borja. Apo, Attorney. Nasa court pa ba kayo? Excuse me, attorney. Tumatawag po sa inyo si Kap. Huh? Sorry.
Cap, Eloy. Mabuti yung nabutan ko kayo. Sandali, Cap. May problema ba? Mr. Borja. Kilala mo ba ang taong yan? Ang taong yan ay nasa Picol ngayon. Mukhang inaabangan kayo. Tay, naalala niyo ba yung head of security na nanggulpi sa inyo? Cesar! Umahimik ka na. Masisira. Kaya wala na ng tulong. Anak niya. Ito ba yung pinagpupuyatan niyo kagabi? Baka lang kasi inosente talaga si Sarah. Yung sasabotahin lang sa kanya. But who would that be? Yun nga po, attorney. Hindi pa po kami sigurado. Eloy, huwag ka na kasing lumay, ho. Tao ni Hugo to, eh. Di siya nag-utos. Fred! Wala naman sigurong mawawala kung alamin natin kung anong totoo. Pero paano kung tulad niyo? Dinidiin din si Sir sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Di ba dapat natin tignan yun? Kaya nang tinimbrihan ako ni Eloy, agad ako nag-imbestiga. Okay. Copy, copy. Salamat. Sinilip ko ang lahat ng activities nila. Pagkatapos, pinuntahan namin yung agency para kausapin. Unfortunately, Captain Rosales, matagal nang retired ang daddy ko. Since the stroke, hindi na siya nakakausap. So, whatever happened in the past, stays there. Baka meron kayong kilalang Miriam Borja. O kaya Hannah. Eh, yung pangalang Federico Borja. Pamilyar ba? Captain Rosales, iniimbestigahan mo ba ako? Ah, hindi. Nagtatanong lang ako. Wala na tayong tanong, di ba? Thank you for your time. Pero sa oras na yun, kinutuban ako. Sige po, ako nang bahala sa kanila. Kaya pinasundan ko siya kay Nicolas. Di ako umasa na may pupuntahan tong surveillance namin. Until mabasa ko ang report. Mr. Borja, ang taong ito ay nasa Picol ngayon. Kung kailan kayo paalis at papunta doon. Malinaw lang sa akin, pinipilit na akong kumbinsihin na walang kinalaman si Hugo at Kawili dito. Fred, I'm inclined to think na coincidence lahat ito. Pero it's highly suspicious na meron siyang photos ninyong mag-ama. At yan din ang pinagtataka ko. Sino pa bang nakakaalam na papunta kayo ng Bicol? Marami, lahat ng kliyente namin sa Talyer. Pati sa Maxwell. Yung tropa niya sa Purok Onsel, buong Purok Onsel, pati si Kapitana. Matatagalan nating i-pinpoint yan. Pero
Anong motibo, attorney? Ba't nila kami aambangan sa Bicol? I'm not sure. Pero Fred, if you want my advice, pag-isipan mo muna kung tutuloy kayo. Ali?